the last group for our fourth session. And again, ito yung kanilang first practice start, no? So yung ating mga riders, ito sila. So ito, yung mga nakamiss ng IRGP MotoIR races, panoorin nyo po ito. Again, I'd like to extend my apologies from time to time po. Talagang humihina po ang aming signal dito sa Carmona. Kaya from time to time, medyo naglalag ang aming live stream. But I think now it's okay again. Pero kung sakali po maglalag, kapit lang po. Huwag po kayong bibitaw. They will improve. So, okay, lalabas na ang MotoIR group for their practice start. Again, this is a practice start. Hindi po siya race. This is just to practice the starting procedure at the start of the practice session. We will not race for position. Okay, practice start, MotoIR group. Yeah, na-miss ko IRGP. Oo, oh, nakakamiss. Sinotis na wala tayong audience ngayon. Zero, kasi bawal. Okay, nasa first corner na sila. Yan natin kung may... Naawa ko kay JD Porino kasi tatlong group siya. So, we had 4 session, naka 12 na siya. Pang 13th session na to. Grabe yung bata. Buti ba? Siguro, buti bata pa. Para kaya-kaya niya. Kaya-kaya. Okay, the lead is, I think, John Ray Scala. Until end soon. Pero hindi yung nakakalimutin sa bata. Kaya niya, yung stamina niya, kaya talagang yung ibubuga niya na dun pa, hindi siya sumusuko. Yes. Think wala siya dito sa session na to. Porino. Mukhang ano, baka na kasi nag-crash siya last time sa scooter eh. Baka nagpapahinga na. I hope he's okay, nagpapahinga lang. Sana. Para sa last session. Ah, sa last session. Meron pa tayo last session. Yes. So we're now only 11 riders for this practice session. So Fast F is, I think, Escala of Team Ernst Tune. Thank you.
si Bellamide, yung kanyang bright yellow bike. So you cannot miss Bellamide. So still, medyo naungusan na si Escala. Fastest sa I think number 55 Valencia is Valencia. Yes. Parang beginner lang to, ha? So again, hopefully, mabunot natin to from the grassroots na mag-compete sa regular MotoIR. At ang alam mo nung 2012 Philip, naalala ko nung inumpisahan ko tong MotoIR. Tuwan-tuwa ako kasi that time, makakita ka lang ng ganyan, superbike na. Yes. Wala pa tayo ng Pirelli Cup, wala pa yung mga lower... Wala pa nagbebenta ng mga KTM. Pero yung formang ganyan, nakita sa Carmona, parang Moto3 ang dating eh. So ngayon, with the... Ngayon, meron ng R15, KTM, and meron na rin sila Motorstar. So, dumami na rin yung sports bike. So, pero yung MotoIR, yun yung first na nakakita tayo sa small track na sports bike. Kaya naging highlight siya nung dati, scooter underbone lang tayo. And then that time na nag-start tayo sa MotoIR, yung mga top riders that time, talagang makikita natin ng laban, parang Moto3 din talaga. Yes. Dikit-dikit. Each lap, nagpapalitan ng position ng 1 to 3. Kaya ang ganda eh. So, naka-encourage pa ng mas maraming rider na balance ang labanan eh. Kita natin dahil nga sa bayan ng oras nila, nagkaka-overtake lang sa mga some corners kung saan mas malakas si rider ganito sa corner na ganito. Kaya ang ganda nung naging position at palitan nung that time. So, yun yung doon nanganak. Yun yung noon pinanganak ang MotoIR. Ganun kaganda, nagtuloy-tuloy na. Saka ilang taon na tayo sa MotoIR. Actually, next year will be our 10th season. Oh, 10th season. Sana. That's why it's a good thing na we will make some hopefully positive changes sa MotoIR Championship. Doon actually, nanalo si Marvin Mangolabnan, Rizal Di Canare, Anthony Roman, tsaka yun pala, because of that, nagkaroon ng chance yung mga underbone racers na manotice ng mga superbike teams. Yes. Kasi dati, ang di nila ba i-consider ang top underbone racers kasi walang tanke ang underbone eh. Pero nung nakita nila nag-shine sa MotoIR after a season na may tangke, it was easier for them to adapt to superbikes. Kaya after that, Tonton, Marvin Mangolabnan, nasa superbike na. Si Rizaldi was picked up by Aprilia yata, no? Team Atat. Si Rizaldi Canare. And then, ang hindi lang actually na nag-MotoIR na nasa superbike, si Rainiel. Kasi TJ Alberto, Troy Alberto and TJ Alberto, yes, Alberto started their road racing career sa MotoIR. Oh, yes, yes. Before nag-superbikes, both of them. And even Kyle Pass. Nag-MotoIR din siya sa atin. Yes. And then, Masato. So, yung mga, even, I think, yes, si J.E., hindi na niya yung nabut. I think, yeah. Kahit isang season. 4S1M. Under Yamaha. Yata. Nag-MotoIR siya. Yung mga international riders natin na Superbike champion. Nagdaan sa MotoIR. Superbike international riders, underbone international riders, dumaan sa MotoIR. So, magandang training ground. Yes. Ang binigay ng MotoIR sa kanila. So, hopefully, next year with our new MotoIR Academy, na magkikater lang siya sa mga... Meron tayo sa Mini Cayo, yung MotoIR Academy will cater for the younger, siguro from 8 years old to 15 or 16 years old. Wow. And then meron tayong MotoIR 3 Sport and MotoIR 3 Master. And then of course, we have the MotoIR 3 Elite. So, we will cater to all ages and all class. Pero hopefully, we can find somebody who will help me support the MotoIR Academy para yung mga young racers from pocket bikes, they can graduate to MotoIR Academy agad. Yes, yes, yes. No? So, para tuloy-tuloy yung kanilang riding na may tangke sa ano. Yes,
this will be an exciting event. Saka inviting din para sa lahat eh, kasi maganda yung project eh. Yes. Hindi para sa kung kanino man yung magiging event or yung MotoIR Academy is beneficial para sa lahat eh. Yung bata makakapag-start ng tama, matututo ng tama, and even the teams, the mechanic, alam ko meron kayong pinaplano para sa lahat na magjo-join, especially for the MotoIR Academy, na matetrain, well-trained, mag-umpisa ng tama, na madadala nila hanggang sa professional, na pagiging, kahit mag-international sila, international level din yung ibibigay natin para sa kanila. Yes. So, yun ang ating plano. Now, going back to the practice session, habang nagsasalita tayo kanina, Valencia and Escala traded the fastest laps, no? Kanina, napunta kay Escala, napunta kay Valencia, kinuha uli ni Escala, now naki Valencia uli at 51.656, no? Less than a second fast. Oh, now it's more than a second faster than John Ray Escala. And si Brendel Belamide naman, halos tie sila ng fastest lap ni ito, ni Hamorabon of Team Enstune, no? Match na match yung dalawa. Which is good kasi si Hamorabon, hindi naman talaga expert pa to. And then si Brendel, which is a beginner now. So hopefully, maglaban sila next year sa MotoIR 2 when we finally race. So sana magkaroon ng racing rivalry between sa mga yes. riders, di ba? Rivalry kasi maganda yung magiging labanan nila. Parang MotoGP, nagkakaroon ng season rivalry, pero sa loob lang ng racetrack. Kasi yes. nagpapalitan sila each lap or each corner, nagpapalitan sila ng position. Eh. So sana ganito rin ang makita natin kapag racing na yung makikita natin for next year. Sana ganito rin. Kaya ito, palitan sila ni Brendel, no? So, yan, no? We are in a small track, yet we're seeing like a Moto3 or competition, no? And that's the beauty of MotoIR. You don't have to spend much, we don't have to go far to see sports bike in action. And saktong-sakto yung size niya dito sa Carmona. Mas lalo na when we eventually open the... Whoa, checkered flag! Mukhang hindi nakuha pabalik ni Escala ang fastest lap. I think it will stay with Valencia in the session 4. Let's see kung makakaisang ikot pa. Let's see kung meron pang isang lap si ano. Mukhang wala na. I think that's it. So that ends our group 4 session for all the groups, no? So fastest lap for this one is Lawrence Valencia with the 51.556, followed by John Ray Escala of Team Enstune with the 52.741, and his teammate Charles Zamorabon of Enstune 54.392, and the top Team DSRT riders, Blender Belamide. So wag po kayong bibitaw, no? We'll come back with another set, the last set for today, no? We will just have a few minutes break and a word from our partners and sponsor. Again, wag po kayong bibitaw. We'll be back again for all the groups for their final...